Nilaunch na ng Department of Science and Technology or DOST ang first Filipino-made solar-powered electric boat. Okay? Filipino, as a solar-powered electric boat called SESI. Hmm, ano kaya ang itsura nito? And how does it work? At bakit SESI yung pangalan niya? Oo nga eh. Tanungin natin ang ating mobile journal na si Francis Orso. Francis, sino at bakit SESI? George, actually, for that name, hindi natin kumbaga na nabigyan ng linaw yan from the DOST. But again, this SESI e-boat nga has officially launched by the DOST in partnership with the Department of Energy and ang DOTR through the Maritime Industry Authority. So ito yung kumbaga kauna-unahan at pinakabagong electric boat na solar-powered at the same time dahil nga, kumbaga, ito yung isa sa mga solusyon ng government to augment or kumbaga maghumanap ng sa napakalaking volume ng mga gumagamit ng fuel-powered engines ng mga fishing vessel or ng mga transportation vessel na ginagamit natin sa karagatan. Mm-hmm. Okay, ilan daw ang kayang isakay nitong si SESI at ano bang top speed nito? Lord, for the maximum passengers na kayang makasakay dito ay nasa 10. So dahil nga nasa prototype pa lang ito, ganito pa lang karami yung kayang isakay ng SESI electric boat or yung e-boat nga. Mm-hmm. And plus another 2 crews na so sumatotal nasa 12 yung pwedeng sumakay doon. So ang maximum speed naman ito na pwede kumbaga bumaybay sa mga karagatan ay nasa 15 knots or katumbas daw nito yung halos 30 kilometers per hour na takbo ng bangka. Pwede na. Francis, ano yung mga unang, syempre tinetesting pa lang, no? 12 pa lang din yung nabanggit mo. Ano yung mga rota na unang dadaanan ng mga solar-powered boats? Sa ngayon kasi, Denise, wala pa tayong kumbaga, target na implementation for kumbaga, exportation nitong SESI e-boat kasi dahil nga nasa prototype pa lang siya. Mm-hmm. And kumbaga, ongoing pa rin yung project development or yung research and development nitong SESI e-boat. Sa ngayon kasi, dahil nga official nilalunch na siya, gumagawa na rin ang paraan ng gobyerno para kumanap ng mga partners or collaborations with other private sectors para magkaroon na ng kumbaga, commercialization itong SESI e-boat. Mm. Okay. Francis, sa pagkakaalam mo, itong SESI na barko na ito ba ay, baka marami nagtataka no, o nagtatanong na, solar-powered, e paano yan kapag maulap at hindi nakikita ang araw? Anong klaseng battery cells ba ang ginagamit nito? And how does it work? Lord, bukod kasi sa solar powered itong SESI e-boat ay pwede rin kasi ito i-charge dun sa mga regular outlet. Pero syempre, kailangan ng mga proper equipment para doon sa paggamit ng mga halimbawa doon nga sa outlet. So kung halimbawa hindi maganda yung weather or hindi talaga siya kaya ma-charge through the help of the sunlight ay pwede rin nga daw i-charge ito doon sa mga yun nga sa mga saksakan natin. Galing. So rechargeable at solar. Yes, Lord. Nepa. Tesla, kabahan ka na, pero tubig. I was about to say nga, mala Tesla. Oo. Pero, okay, Francis, ngayon, nasaan itong SESI na to? Yung nakikita natin yung mga images, saan galing yan? Sorry, Lord. Saan siya nakadock ngayon? Yes. Lord, makikita yung SESI ngayon sa Manila Yacht Club sa Manila. So doon muna siya ngayon nakadaog dahil nga nagkakaroon din ng kumbaga ibang pagbisita pa yung mga government officials para ma-try din kumbaga masubok kanila yung pagsakay dito sa electric boat ng DOST. Mm-hmm. Uy, Francis. Alam mo yung based sa forma niyang SESI na yan, para siyang pang leisure ano no, parang leisure craft siya. Mm. Mga pang at ewan ko, dahil binanggit mo yung Manila Yacht Club, parang nagkaroon ako impression na... Parang ganun yung peg, no? Ah, hindi. Parang ano lang pala siya. Parang carrier talaga. Ah, okay. Mm-hmm. Yes. Talaga ano lang. Mm-hmm. Sige. Hindi pwede mag-party dyan, Francis. Kunyari, birthday ni Denise, no? Mm-hmm. Lord, kasi ang pinaka-objective talaga nito ay for transportation and ayun nga for shipping vessel. Kasi ang pinaka-solution talaga ng government dito ay yung ma-reduce yung carbon emissions na nire-release nga para doon sa mga regular na
ginagamit natin talaga sa mga karagatan or sa dagat na pang transportation o pang yun nga yung mga shipping vessels. So isa to sa mga solusyon para kumbaga maging environmentally friendly na yung mga sasakyan natin pandagat. Francis, meron din bang, I know, again, you mentioned prototype pa lang tong si Ceci, meron din bang mga plano to maybe conceptualize a bigger kind of Ceci? Kasi kung transportasyon ang main goal dito at limitado lang yung maisasakay dun sa kay Ceci, meron na bang ganong tinitignan? Yes, that's one of the questions that we asked earlier sa DOST, and they are kumbaga eyeing doon sa mas malaking kumbaga electric boat na pwedeng kumbaga ma-utilize ng mga passengers sa karagatan. Pero sa ngayon nga, dahil ongoing pa rin yung progress ng research and development for this electric boat, pinag-aaralan pa nila yung mga ganyang possibilities. Oo. Francis, nakasakay ka ba mismo doon sa test run nila? Yes, Lord, nakasakay tayo dyan kanina, and kumbaga based din sa experience ko, kung tatanungin ninyo, kung halimbawa nakasakay na tayo sa mga regular boats, yung engine nitong electric boat na to mas tahimik. Yes, and kumbaga mas smooth yung biyahe, dahil nga hindi maingay, and at the same time hindi rin siya kumbaga ganun yung concern mo about the effect. Halimbawa, yung iniiwang carbon footprint doon sa karagatan. Pero hindi, parang ang weird doon, Francis, kasi natry ko na mag-drive dati sa Japan ng electric car at may volume ka. Kasi ang weird na ang bilis-bilis mo umaandar ka, walang tunog yung engine. So parang weird ba yun na parang umaandar kayo na di ba? Normally yung motion na associate mo sa sound eh. Ito, umaandar kayo na walang tunog. Parang weird yung pakiramdam, sure, Francis. Yes, Lord, yun yung unang napansin talaga natin nung pagsakay pa. Nagtanong nga kami ng mga iba kong kasamang reporters. Napatanong kami doon sa mga nagda-drive, bakit ang tahimik? So, ayun nga, pinaliwanag nila na dahil nga walang ginagamit na fuel dito, and iba yung mga engine na ginamit or yung kumbaga mga makinarya dito, mas ano talaga siya, nakakatulong din yun nga sa environment natin. Francis, clarify ko lang ulit, no? Gaano ulit katagal yung one charge of Ceci? Kung baga, let's say, hours, no? yung full capacity niya for its engine, gaano kahaba yon, and gaano kadala siya kailangan i-charge o kaya naman ibabad ulit sa ilalim ng araw? It is yung regular kumbaga charging hours nitong Ceci e-boat ay nasa 6 hours daw. So yung 6 hours na yun, pwede mo nang magamit yung electric boat for 2 hours. And pwede mo rin siyang i-charge overnight via doon nga sa mga charging ports natin for yung mga kuryente. And magagamit mo daw siya ng mas longer pa sa 2 hours. Pero yun yung 6 hours na yun, pwedeng i-charge yun through the solar power panel na nandyan sa bangka. Alam mo, perfect yan, kunyari, is mga small ferry trips lang. Halimbawa, tatawid ka from one bank of the river to the next. Or yung Pampang hanggang sa cruise ship. Mga ganyan, pwede yan. Pero thank you, Francis, ha? Alright, maraming salamat. That was Francis Orsho.